Yes, Lord. Greetings from Global Diplomat College Center, Greenville, South Carolina, USA, Joseph Forbes, God's Holy Prophet, Ambassador, and from Global Diplomat College Center, Philippines, Pastora Elvi, God's Pastor, Ambassador. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus ay sumaating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at dinadakila, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari, at ang iyong kaharian ay magpakailan kailanman. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang inyo pong banal na Espiritu, O Lord God, ay kumilos, Panginoon, sa mga puso at buhay ng mga nanunood, O Diyos, ng katuruan, Panginoon, tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Lord, open their hearts and their minds, O Lord God, and let the Word, yet let Your Word transform and renew, Lord, the minds, O Lord God, that we might do what is that good and acceptable and good in Your sight. Bless, Lord, pagpalay mo, O Diyos, ang taong ito, Lord God, o ang mga grupong ito na nakikinig ng iyong salita. Hayaan, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos, ay magbigay, Panginoon, ng buhay sa kanilang mga buhay. At makilala nila, O Diyos, ang tunay na Diyos at Hari, na siya lamang tunay at buhay na Diyos, Amang Banal. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang ating pong session sa panahong ito ay tungkol sa Good News Concerning the Kingdom of God Part 3 o ang Mabuting Balita o ang Ebanghelyo tungkol sa Kaharian ng Diyos Part 3. Ang Biblia po ay hindi po isang religious book. Ang Bible po ay hindi po isang theological book o aklat tungkol sa teolohiya. Ang Biblia po ay hindi po isang devotional book. Ang Biblia po ay hindi rin po ito tungkol sa democracy. Ang Biblia po ay tungkol po sa King, sa Kingdom of God and His Kingdom Citizens o ang Royal Family. Pag ating pong i-approach o babasahin ang Biblia o ang banal na kasulatan, lagi po nating tatandaan na ito po ay isang legal document or sa Tagalog po, ito po ang saligang batas o constitution ng kaharian ng langit sapagkat ang langit po ay isang kaharian at ito po ay isang bansa, spiritual country, hindi po nakikita. Kaya po, bawat bansa ay mayroong pong saligang batas. Kaya nga po, ang Biblia, ang saligang batas o ang legal document ng Kingdom of Heaven. Ang ating pong foundation scripture ay matatagpuan po sa aklat ng Matthew chapter 22 verses 29 hanggang 31. Sabi po sa aklat ng Mateo 29:31. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maghuli ay hindi na mag-aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit, datapwat tungkol sa pagkabuhay na maghuli ng mga patay, hindi ba ganinyo nababasa ang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Ito po yung panahon na to ay ang mga religious leaders
na walang iba kundi ang mga eskriba at ang mga pariseo ay mayroon po silang maling ideology o ideolohiya o maling konsepto tungkol po sa mga scriptures o tungkol po sa mga talata na katulad po sa mga religious leaders sa panahon natin ngayon. Sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay nagkakamali. You are mistaken sapagkat mayroon silang wrong concept o maling konsepto tungkol po sa Biblia at tungkol sa Diyos. Ating pong pakinggan mabuti ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sa sumagot sa kanila ang Panginoong Jesus nang siya ay tinatan, nang sila po ay lumapit sa Panginoong Jesus, ang sabi niya, kayo ay nagkakamali sapagkat hindi niyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan man ng Diyos. Ang salita pong mistaken o nagkakamali, ang ibig sabihin po nito ay kayo ay mali. Kayo ay false, hindi totoo, hindi tama. Kayo ay misguided o namamali kayo ng hindi kayo natatama sa tamang gabay. Misguided o kayo ay incorrect, hindi tama. You are error, mali. Ang Kristyanismo po at ang relihiyon po ay sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay nagkakamali. Sapagkat hindi niyo naunawaan ang kasulatan o ang kapangyarihan man ng Diyos. Marami po sa mga panahon natin ngayon, ang mali po ang konsepto tungkol po sa Diyos at tungkol po sa kanyang mga kasulatan o ang tungkol po sa Biblia. Katulad po sa mga burol o sa mga patay na kung saan mga pastor o mga pari po, mga religious leaders, ay sila po ay nangangaral pagka po mayroong mga burol o may mga patay. At sinasabi nila ay, kayo ay makikita nyo naman ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga nanay na namatay, o ang inyong mga pinsan, o ang inyong mga asawa, ang inyong mga mahal sa buhay ay makikita nyo naman ito pagdating pag kayo ay namatay. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesus ay, sila ay nagkakamali. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel. Sa iba pong salita, wala pong marriage o wala pong hindi niyo po matatagpuan ang inyong mga mahal sa buhay. Hindi niyo makikilala ang inyong mga mahal sa buhay pagdating po sa kabilang buhay. Kahit po ang inyong mga kapatid o kahit inyo pong mga aunt or mga sister o inyong mama, sapagkat wala pong ganong klase, wala pong asawahan o papag-aasawahin pa sa kaharian ng langit, sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay magiging katulad ng mga anghel. Ibig sabihin po, kayo ay magiging espiritu, tayo po ay magiging espiritu, katulad ng mga angels. Sa mga angels po ay mga spirit at hindi nila nakikilala ang isa't isa sapagkat hindi po natin makikilala ang isa't isa sapagkat tayo po ay mga espiritu pagdating po sa panahon na iyon. So, ang isa pa pong pangusap na sinabi ng Panginoong Jesus ay hindi na sabi po dito ay hindi dapat tungkol sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa ni mga pag-aasawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. Kaya nga sabi po ng Panginoong Jesus, kayo ay mistaken, kayo ay in error, kayo ay nagkakamali. Sabi po sa Matthew 22:13, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawain pa kundi gaya ng mga anghel. Kaya nga po, hindi na natin po, wala na pong ganoon na makikila na yung pong asawa natin dito ay magiging asawa pa natin doon sa langit. Wala na pong ganoon. So sabi po ng Panginoong Jesus ay kayo ay nagme-memorialize o inaalala nyo pa ang mga patay. Madalas po mga religious groups o kahit po ang mga Christianity ay sila po ay madalas ay nagme-memorialize.
laging inaalala ang mga patay, memorializing, memorial around the resurrection. Totoo po yun, namatay na ang Panginoong Jesus at siya ay nabuhay na maguli. Pero ito po yung kanyang tinatawag na redemptive work of God. Redemptive work of Christ. At hindi na po natin kailangan mine-memorialize. Ang sabi ng Panginoong Jesus, natapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Hindi ba ganinyo na mga babasang sinalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ng Diyos ni Isaac at ng Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Hallelujah! Hindi ako Diyos ng mga patay, ako ay Diyos ng mga buhay, sabi ng Diyos. I am Elohim, ang Lord God Almighty, ang inyong source, ang inyong sustainer. Hindi ako namamatay, I am immortal. Yung po ang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus, hindi ako Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. That's why kailangan mong, you need to speak life into your church. You need to always say life into your church. Kaya madalas lagi nating minememorialize o inaalala ang pagkabuhay na maguli, na nagse-celebrate tayo ng Easter. We are memorializing every death ceremony. Nagmememorialize tayo. Sabi ng Panginoong Jesus, hindi ako Diyos ng mga patay, kundi ako ay Diyos ng mga buhay. So kahit saan, kahit may mga church na katabi pa yung graveyard. At kailangan po natin sabihin sa ating mga mahal sa buhay, na wala na pong asawahan sa pagdating po sa kaharian ng langit. Wala na pong asawahan. Tayo ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Sabi po sa, at ano po ating, ang ano po ating mamanahin pagdating po ng panahon. Sabi po ng Matthew 25:34, kung magkagaysa sabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang karyang nakahanda sa inyo buwat pa na itatagan sa libutan. So meron po tayong mamanahin na inihanda pa bago pa itatag ang sanlibutan. Wala pong iba kundi ang kanyang kaharian. Lagi po natin binibigyan diin ang tungkol sa cross, tungkol sa blood, tungkol sa Calvary, tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus. Hindi po yun ang inihanda sa atin ng ating Diyos. At hindi po yun ang mensahe ng Diyos. Yun po yung tinatawag na redemptive plan of God. Para po ang tao ay makabalik muli sa Diyos. Kaya nga po, may sabi po ng talata ay, ang Diyos ay na kay Kristo upang ipagkasundo ang tao sa Diyos, upang ipagkasundo ang tao sa Diyos. Sapagkat doon po sa Garden of Eden, ang una pong tao, si Adam at si Eve, ay nag-commit po sila ng treason. Binrake po nila ang salita ng hari o ang salita ng Diyos, which is the king's law, the king's word. At pinronounce po sa tao ang death sentence. The moment that sa panahon na kakainin mo ang bunga ng masama, ng puno ng masama at mabuti, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. So nag-pronounce po ang Diyos ng death sa lahat po ng tao. At kaya po nagkaroon ng panibagong plano ang Diyos, sapagkat hindi po na-surprise ang Diyos na nagkasala po si Adan at si Eva. Meron po na siyang nakalaan na plano. Ang tawag po doon ay the plan of salvation and the plan of redemption, para i-redeem o tubusin ang tao pabalik sa Diyos at upang makabalik po tayo sa Diyos. Pero ang inihanda po sa atin ang ating Diyos bago pa itatag ang sanlibutan ay ang kanyang kaharian. Yung po ang ating mamanahin. Lahat po ng tao sa mundo ang mamanahin po natin. Lagi po, ito po ay inyong tandaan. Ang ating po mamanahin ay ang kaharian ng Diyos. Kaya po, sabi ng Panginoong Jesus, kayo ay nagkakamali. You are mistaken. You are false. Kayo ay mali. Kayo ay wala sa katotohanan. You are in error. Sapagkat hindi nyo nalalaman ang mga scriptures o ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Efeso, Chapter 2, verse 19 and 20. Kaya nga hindi na kayo mga tagaibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan. Not church members, hindi po church members, mga kababayan. Hindi po yung nag-join ka ng church, sapagkat ang pag-join po ng church o ang membership, ito po ay man-made teachings at ito po ay misguiding, misleading.
hindi po naayon sa katuruan o sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Ang sabi dito ay, kaya nga hindi na kayo mga tagaibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, you are ignorant. Hindi nyo alam ang kasulatan. You are mistaken. Hindi nyo alam kung ano ang aking itinuturo. Bakit po? Sabi ng Panginoong Jesus, tayo po, you are a citizen of heaven. Ikaw ay mamamayan ng kaharian ng langit. Ikaw ay a household. Hindi po church members. Sapagkat ang langit po ay isang bansa at ito po ay isang kingdom. Kaya po, kingdom of heaven. At hindi po ito nakikita. But heaven is a country, an invisible country, which is an invisible kingdom. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, nililid nyo sila sa mali. You are leading them astray. You are being misguided. You are mistaken. You are wrong. You are false. You are in error. Sapagkat hindi po tinuturo ng Panginoong Jesus na maging church member ka, kundi ikaw ay maging citizen ng mamamayan ng kaharian ng langit. Ito po ang tinuturo ng tungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ating pong tandaan, ang ating pong tayo po ay nabibigyan ng kapahayagan sa pamamagitan po ni Prophet Joseph, na ni-raise po ng Panginoon sa panahon natin sa ngayon, sapagkat ang Diyos po ay nagtitindig ng mga ka-citizen sa lahat po ng bansa, sapagkat nais niyang ibalik ang kanyang mga anak sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Sabi niya na hindi na kayo mga manglalakbay o hindi na kayo mga estranghero, but fellow citizens, kababayan with the household of God. So katulad po ng tinuturo sa Catholicism na merong mga banal, ang banal po na tinatawag po ng Panginoon ay yung pong ginawang banal o kinonsecrate, pinapaging banal. Ito po yung mga ang saints po sa Bible, sa scriptures, ang ibig sabihin po nito ay set apart o hinihiwalay. You were set apart from the kingdom of darkness, sapagkat sa Colossians 1:13, you are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Tayo po ay inilipat o iniligtas mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang anak na iniibig. Yun po ang tinatawag na saints, set apart, inihiwalay. Hallelujah! Ta ikaw ay household of God. Ikaw ay household of royalty. Ikaw ay household of the King. Kaya nga po ang tawag sa 1 Peter 2:9, you are a holy nation. Hallelujah! Hallelujah! Sabi sa Efeso chapter 2 verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Jesus Christ is the chief cornerstone. So ang foundation po ng mga katuruan ay ang mga apostles and mga prophets. Na ayaw po ng mga tanggapin ng mga pastor na ngayon na sinasabi na wala na pong propeta sa panahon natin ngayon, wala na pong mga pastor. So kailangan po tayong makinig sapagkat sa end times o sa mga huling araw, ang Diyos po ay nagtitindig ng mga apostol at mga propeta. Sapagkat ang mga propeta po, ang foundation, ang pundasyon ng kaharian ng Diyos at ang Panginoong Jesus mismo, ang pinaka pangulong bato sa panulok or the chief cornerstone, katulad po ng mga tahanan. Sa tahanan po, sa pamilya po, ang pinaka foundation po ay ang asawang lalaki. At kaya po naandun nakabuild ang pamilya sa asawang lalaki. At ang lalaki po ang naghahawak sa pamilya. Kaya nga po pagka po nagkakamali o nagkakasala ang mga asawang lalaki, bumabagsak po ang pamilya. So bawat kaya nga po ang kaharian ng Diyos ay merong pong pundasyon ang mga propeta at mga alagad na mga apostol rather. Kaya hindi po pinapaniwalaan na meron na tayo sa panahon ngayon. So makikita po natin dito na ang ating pong foundation ay ang apostles and prophets and the chief cornerstone is the Lord Jesus Christ.
Sabi sa Ephesians 2:21-22, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya naman kayo, nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. You see, we are a dwelling place of the Holy Ghost. Tayo ang templo ng Panginoong Diyos. The Lord, ang Lord, we are the temple of the Lord. Ang ibig sabihin ng Lord ay owner. Siya po, tayo po yung templo, tayo po yung tahanan ng Diyos. At lahat po ng Lord ay King. Kaya nga po ang kaharian ng Diyos ay nakatindig o nakabuilt sa foundation ng mga apostles and mga prophets, hindi po sa mga pastors o sa mga deacons. Na kahit saan po tayo sa panahon ngayon, ang lagi na lang sentro ng iglesia o ng church ay ang mga pastors, mga elders. Then sa Ephesians 4:11 and 12, meron pong fivefold ministry na tinatawag. Basahin po natin, kasi iniwalay natin ang mga apostles, isinantabi natin ang mga apostles and mga prophets. At ang kinikilala lang natin ay mga pastors, mga teachers, mga evangelists. Pagka ganun po, binabawasan natin ang nakasulat. Sabi po dito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Number one. At ang mga iba'y propeta. Number two. At ang mga iba'y ebanghelista. Number three, at ang mga iba'y pastor at mga guro. So fivefold, nandiyan po sila. Para ano? Nasa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng mga katawan ni Kristo. So kung pastor lang, teacher lang, evangelist lang, at hindi na natin sinantabi na natin o binaliw na natin ang mga apostles and mga prophets, kulang po. Kulang po ang magiging ang magsasakdal sa mga banal at sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapusbusan ni Kristo. Ito po ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Sabi sa Ephesians 3:3-5, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, sabi ni Pablo, a mystery has been revealed kay Pablo, gaya ng isinulat ko nung una sa ilang salita o sa mga letters po niya, sa mga epistles. Sa pamamagitan niya o sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakakilala sa hiwaga ni Kristo. So the gospel of the kingdom po is a mystery, hiwaga po ni Kristo. Nang ibang panon ay hindi pinakikilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. You see, ang Panginoong Jesus po, ang hiwaga po ng Panginoong Jesus, ang tungkol sa kanyang kaharian ay isa pong mystery. At ito po ay pinahayag sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Tingnan po niyo sa inyong mga Bible. Sa inyong mga, ito po, sa Ephesians 3:3-5. So ito po ay mystery. The kingdom of God is a mystery. So sabi po ng Matthew, it is for you, sa mga disciples, to you it is given to know the mystery of the knowledge of the kingdom of God. So the kingdom of God is a mystery. Kaya po ang tangi lamang po makakapagpaliwanag sa atin o makakapagpahayag sa atin niyan ay mga apostles and mga prophets na itinitindig po ng Panginoon ng ating Diyos sa panahon natin ngayon, sapagkat ito po ay mysteries po magitan po ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po sabi po sa Ephesians chapter 4 ay built upon the foundation of the holy apostles and prophets. That's why si Prophet Joseph po ay tinatawag po natin na Prophet Joseph or God's Holy Prophet, sapagkat hindi po siya nakakommit sa tao. Siya po ay committed only. We are only committed to the Lord Jesus Christ. That's why we call ourselves God's Pastor, God's Holy Prophet, and Ambassador. Sabi sa Ephesians 3:6 na ang mga hentila ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na nakay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ebanghelyo po, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin na ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Ito po ay nanggagaling mula sa Ebanghelyo.
ng kariyan ng Diyos ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Lahat po ito ay nanggagaling sa Ebanghelyo ng kariyan ng Diyos. Sabi sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kahit po ako, hindi ko ikinahiya ang mangaral tungkol sa Ebanghelyo ng kariyan ng Diyos. Kahit itakwil po ako o iwanan ako ng aking mga dati pong mga kasama. Sapagkat ang Ebanghelyo po ng kariyan ng Diyos ay hindi po tungkol sa dugo, hindi po tungkol po ito sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus at sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ang Ebanghelyo po ng kariyan ang Ebanghelyo po ay tungkol po sa kariyan ng Diyos. That's the good news. Yung pong tungkol sa pagkamatay na ating Panginoong Yesus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, ito po yung kanyang redemptive plan of God. Ito po yung redemptive work ng ating Panginoong Yesus upang ibalik tayong muli sa ating Diyos. Sapagkat tayo po ay nahiwalay, tayo po ay nagkasala, nilabag ni Adan at ni Eva ang salita ng hari, which is a law. Sabi, the gospel is concerning. Hindi ko ikinaiya ang Ebanghelyo. I'm not ashamed of the gospel of Christ. The gospel of Christ. Christ means anointed one. Lilahiran. The anointed king. And the gospel is about the gospel of the anointed king. That's why the gospel of Christ. The gospel of Christ means the anointed one. The anointed king. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang salvation, yung salvation plan po ay nangyari, nagkaroon po ng ibang plano ang Diyos. Yung pong tinatawag na salvation plan dahil po sa pag-disobey o pagsalangsang o pagsuway ng Diyos, ng ni Adan at ni Eva sa utos ng hari o sa salita ng Diyos. Kaya sin, nag-commit po sila ng sin. That's because sin is transgression or breaking of the law. Hallelujah. At ang ibig po sabihin ng salvation ay salvage, which means broken, thrown away, been crushed, dinurog. Hallelujah. That's what, yun po ang ibig sabihin ng salvation. Kaya po ang ginawa ng Panginoong Jesus nang siya po ay naparito, ang kanya pong kamatayan upang tubusin ka, upang ayusin kang muli, upang linisin ka at ibalik kang muli sa kanyang kaharian. Hindi natatapos po dun sa redemption. Kailangan you should enter the lifestyle of the kingdom. You should enter into the kingdom. So ang gospel po ni Christ ay ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Hallelujah. Sabi din sa Romans 1:17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos, yung righteousness ng God, ang ibig sabihin po nito ay ang matuwid na posisyon sa harapan ng Diyos, o right standing with God, right relationship with the government of heaven, because heaven is a government, is a kingdom. A kingdom is a government led by a king. Habi po dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang mga ganap, the faith shall live, the righteous shall live by faith, the just shall live by faith. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Luke 16:16, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang Ebanghelyo ng kariyan ng Diyos ay ipapangaral at ang bawat tayo pumapasok doon na nagpipilit. You see, ang aklat po ni Moses, sabi ang kautusan, wala pong iba kundi ang limang aklat po ni Moses from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At ang mga propeta or the prophetic writings mula po kay Joshua hanggang kay Malachi. Ay sabi po dito ay nananatili. It is until John, kay John the Baptist. At mula noon, ang dapat pong ipinapangaral ay tungkol sa kariyan ng Diyos. Ito po ang dapat na ipinapangaral ng bawat pastors, ng bawat religious leaders. Sabi ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Sapagkat ang mga sinulat ng mga propeta ay tungkol sa pagdating ng Messiah at ang kanyang at ang redemptive plan ng Diyos. Pero ang sabi dito, at mula noon, ang Ebanghelyo, you see, the gospel of the kingdom shall be preached. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit, nagpupumilit. Kaya nga po, ang daming
na ang dami pong naitatag na relihiyon at denomination sapagat ang hinahanap po natin, ang nawala sa atin, ang angkarian ng Diyos. Sabi, since that time, ang nawala po sa tao ay ang kanyang, ayan po ang angkarian ng Diyos. Kaya nga po dumating ang Panginoong Jesus para i-restore tayong muli sa, i-restore muli ang buong sangkatauhan sa karian ng Diyos. Every religious denominations, every religion, hallelujah, are looking for the kingdom. Everybody is looking for the kingdom. Everybody is looking for a better life. Sabi sa Revelation 5 and 10, at sila'y iyong ginawang karian. You see, you are made a king at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. We shall reign. Tayo po ay maghahari. Hindi po masave lang and then magpalakpak lang sa church at magpraise and worship lang, mag-attend-attend ng church, makinig lang sa pastors at umawit-awit lang, mag-shout ng praise the Lord, hallelujah, mag-shout-shout lang dyan o mag-concert-concert lang dyan. No! Ang sabi pa, ang binigay sa atin ng Lord is a kingdom. Why? Because we are made kings. Upang tayo po ay maghari sa ibabaw ng lupa. We are made to reign on the earth. Saan po? Revelation 5 and 10. Basahin niyo po. At sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Ang ibig sabihin po ng reign, there are six principles of reign. One is to exercise kingly power. Para po ma-exercise natin yung ating kingly power. Number two, to have government on the earth. Tayo po yung government sa earth. Dapat po ang nagpapatakbo po ng gobyerno dito sa mga bansa ay ang po mga kingdom citizens. Ang church. Kaya lang po ang church ay na-reduce sa religion and rituals. At yun po ang ginagawa natin. Sabi sa Isaiah 9 and 6, unto us a child is born, and unto us a son is given, at ang kapamahalaan ay maatang sa kanyang balikat. Hallelujah. And the government, we shall become his government. Jesus bring a government on earth nang siya po ay dumating. That's the government of heaven. Kaya nga, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi po maging church member lang. At sasabihin mo, I belong to a Baptist, I belong to Catholic, ako ay belong to Seventh-day Adventist, I belong to Pentecostal. No, you belong to God. You belong to the kingdom of God. Bakit po? Because God is your manufacturer. God is our creator. Hallelujah. Siya po yung gumawa sa atin. He is the one who made you. You belong to Christ. You belong to the King. Number three, a principle ng reign or law of reign, to have dominion. Para ikaw ay magkaroon ng dominion, to dominate yung circumstances mo, lahat ng situation mo. Mag-dominate ka doon sa lahat ng difficulty na meron ka. Sapagkat nung nagkasala ang tao, ang mundo po ay naging magulo, naging chaotic, naging corrupt. Kahit po ang mga hayop ay nagiging wild. At ang tao po ay naging wild. Kaya nga po, ang banal na Espiritu, the governor of the kingdom of heaven, hallelujah, ay dumating upang to bring things back in order, upang mag-ayos, upang ayusin ang naging chaotic. Sabi sa Genesis 1 and 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat. You see, in English it says, let them have dominion. Dominion means kingdom, royal power, dominion, to reign, to rule. At magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang binigay sa atin ng Lord ay kingdom. Yung pong same kingdom na nawala kay Adam. Why? Sapagkat siya po ay nagkasala at pinalaya siya ng Diyos. At naparito ang Panginoong Jesus upang i-restore muli ang mga kings. Ang lahat ng mga tao which are kings na ginawang hari at saserdote sa ating Diyos. To bring back the kingship that na lost because Adam sinned against God.
Number four, ang sixth principle, number four, ikaapat ay to have royal power. Marami mga Christians, nagbibigay sila ng mga tracts and mga pamphlets na sabi nila, we're going to sowing, we're doing so much activities sa church. Pero hindi po yun ang plano ng Diyos. Ang plano po ng Diyos, ang purpose po ng Lord o ng Diyos is to give you the royal power back to you, to restore back, upang ipapanauli ang kapangyarihan, ang dominion na nawala muli sa na nawala kay Adam. Number five, to be kings and queens over all the earth. Why? Upang ikaw ay gawing hari at reyna. Sapagkat ikaw ay mula sa hari. Nung ang Diyos ay hiningahan ang hiningahan, kumuha siya ng alikabok mula sa lupa at pagkatapos hiningahan niya ng kanyang hininga, the bread of life, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So yung God breath, yung breath na yon ay ang mula sa hari, mula sa Diyos. Ang Diyos po ay hari. Sabi sa Genesis 2:7. So God restore man back. Tayo po ay God breath on his nostrils, the breath of life, and man became a living soul. So ang restore kay Adam ay ang kanyang royal power. Si Adam po ang first king at si Eve po ang first lady. So ikaw na lady, ikaw na babae, any traumatic things na nangyari sa iyo o ano pa yung mga nakaraan mo, you are a queen. Ikaw na lalaki, brother, you are a king. Kahit anong pang sitwasyon mo, kahit ikaw ay nanalulong sa bisyo, you are a king. God made you a king. Ginawa kang hari ng Panginoon. So we shall reign on the earth. Number six is to rule and have influence on the earth. Ang laging pinipreach ng religion at Christianity, iiwanan natin ang sanlibutan. And we are ready, we are prepared to leave the world and fly away to glory. Hindi po yun ang tinuro ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, siya po ay nanalangin. Sa John 17:15, sabi dito, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. You see? Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ulitin ko po, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan kung hindi ingatan mo sila mula sa sanlibutan. So yung katuruan po na tayo ay akit sa langit, ito po ay mistaken because not knowing the scripture. Sabi po dun sa ating foundation text. Sabi po sa Revelation 5 and 10, you are made kings and priests to rule on the earth. You are made to rule. Ikaw ay nilikha upang ikaw ay mag-rule, mamahala. To have dominion, to have royal power. Hallelujah. Sabi sa Revelation 11:15, at humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit at nagsasabi, ang karian ng sanlibutan, the kingdom of this world, ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Hallelujah! Tayo po ay maghahari kasama nating Panginoong Yesus dito po sa lupa. Ang bagong Jerusalem po ay bababa at tayo po ay maghahari kasama po ng Panginoong Yesus. Kaya nga po ang tawag sa kanya ay King of Kings, Hari ng mga Hari, and Lord of Lords. Tayo po ay maghahari. Hindi po tayo niligha para umawit lang na umawit at kumanta lang ng kumanta sa church. So meron kang kingly power, meron kang dominion. You have the power to rule, to influence the earth. You are made kings and queens. You are made kings to rule and influence the earth. Have dominion over all the earth. Kaya nga po, occupy. Occupy the territory. Occupy, sabi ng Panginoong Jesus. Paano napunta kay Satan yung dominion na ibinawala kay Adam? Sabi po sa Matthew 4:8 and 9, nung magkasala po si Adam, eto po nangyari. Muling dinala siya ng Diablo. Ito po yung time na tinutukso ang Panginoong Yesus ni Satan. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian. You see? There are kingdoms of this world at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo
kung ikaw ay magpapatira pa at sasambay mo ko. You see, yung pong dominion, yung pong kingdom na ibinigay ng Lord sa Genesis 1:26, nang magkasala po si Adan at si Eva, ay ninakaw po ni Satan. Kaya nga po, sa binibigay niya ngayon, ngayon po tinutokso niya ang Panginoong Jesus at sinasabi niya, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay mag-worship. Thus, at kapagkat yung kingdom na binigay kay Adam ay ninakaw po ni Satan nung magkasala po si Adam. Ano, wala sa tao ay ang kanyang dominion, the power to rule on earth. At siya po ay napalaya sa garden at ang Diablo po ang nag-took over the world, the system of the world, at ang Diyos ay may plano. Hallelujah! Yung pong plano ng tungkol sa kaligtasan at ating katubusan. Pero hindi po yun ang mensahe, hindi po yun ang gospel. Ang gospel po ay tungkol po sa kaharian ng Diyos sapagkat ito po ang nawala sa atin. Ang message, ang purpose po ng Lord, ang kanya pong mensahe, ibalik muli tayo sa ating kaharian, sa ating dominion. Utang upang tayo po ay mag-reign and rule on earth. Hindi po, ang gospel po ay hindi po relihiyon. Ang gospel po ay tungkol po sa kingdom. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po sa Ephesians 2, 1 and 6, at kayo'y binuwa niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, the prince of the power of the air, which is Satan, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. You see, when Adam lost the kingdom, Satan took over the kingdom na nawala po kay Adam, na ninakaw niya kay Adam. Kaya nga po, ang sanlibutan ay napuno ng pangulo ng pinamumunuan ng pangulo ng makapangyarihan ng hangin, ng espiritu, the spirit that worketh in the sons of disobedience. Sabi sa verse 3, Ephesians 2, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ang ibang panon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at mga pag-iisip, at tayo noy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, hallelujah, palibasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At kayo'y binabangong kalakip niya at ipinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Hallelujah! We are seated in the heavenly places kay Kristo Jesus. Muni upang sa mga panahong darating ay maihayag niyang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi nyo sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa o pangasino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. You see? Hallelujah! Sabi sa Luke 4:43, ang Panginoong Jesus ay sinugo dito sa sanlibutan. Sabi sa Luke 4:43, hallelujah, Jesus. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. You see, open your heart, open your eyes, your spiritual eyes. Ito po ang sinasabi sa kasulatan. Ang Jesus po ay naparito ay sinugo. Ipinadala ng kanyang amang nasa langit upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. This is the reason why I am sent. Hindi po siya sinugo para mamatay lang sa krus, para mabuhay na maguli. Siya po ay sinugo para ipangaral ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kanya pong kamatayan, ang kanyang pagkalibing, kanyang pagkabuhay na maguli, lagi po namin inuulit. Ito po yung redemptive plan
Ito po yung redemptive plan of God. So ano po ang purpose ng Panginoong Jesus? To preach the kingdom of God. Ito po yung good news concerning the kingdom of God. Hallelujah. Minsan nagtanong ang mga alagad sa Panginoong Jesus, kailan ang katapusan ng mundo? Sumagot ang Panginoong Jesus at ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayo darating ang wakas. Ang notice po, inotice po natin ang salitang this gospel. Bakit po? Sapagat napakadami na pong naimbentong ebanghelyo. Meron lamang pong isang gospel. Walang iba kundi ang gospel of the kingdom of God and this gospel. At ang ebanghelyong ito, ito, tinukoy ng Panginoong Jesus. Ang ebanghelyong ito, tungkol sa kariyan ng Diyos ay papangaral sa lahat ng mga bansa bilang patotoo at pagkatapos ay darating ang katapusan. Minsan nagbigay ng isang salita ang Panginoong Jesus kung paano ang panahon ni Noah ay gayon ang pagdating ng anak ng tao. Panahon po ni Noah, wala pong nakakaalam. At si Noah po ay pumasok sa arko. At ang Diyos po ang mismong nagsara ng arko. At ang lahat po ng tao ay hindi makapasok. Bakit po? Sapagkat huli na po. So ang Panginoong Jesus ay naparito para po ipangaral ang tungkol sa kariyan ng Diyos. Ang sabi sa Matthew 28:19-20, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi po sinabing gawing mga members, kundi gawing mga alagad. Make them disciples, make them students, teach them, train them. At sila'y inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Teach them to obey all things na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Iniutos niya sa mga alagad. There is a specific command na binigay niya sa mga alagad kung ano ang dapat ipangaral, kung ano ang dapat ituro. Hallelujah! At sabi niya, narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bakit may utos? Upang gawing alagad. Upang gawing mga alagad. At upang ipangaral ang kariyan ng Diyos. Kahit po ang Panginoong Jesus na siya ay mabuhay na maguli. Wala po siyang ibang ipinangaral kundi ang tungkol sa kariyan ng Diyos. Aklat po ng mga gawa, chapter 1, verse 1 to 3. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teofilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos. Sumamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinira. Nasa kanya na may napakita rin siyang buhay. Sumamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw. At ano pong ginawa niya? At nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kariyan ng Diyos. Sabi sa Galatians 1:6-8, ako'y namamangha na kay dali ninyo nagsilipat sa ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapot kaimat kami, o ang isang anghel pa na mula sa langit ang bumaba, at mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo. You see, kahit po anghel na mula sa langit ang bumaba, na iba sa ebanghelyo na ipinapangaral ng ating Panginoong Jesus ay matakwin. Ang religion po at ang Christianity po ay mayroon pong ibang ebanghelyo. Ang kanila pong bagong ebanghelyo ay tungkol sa cross, tungkol sa Calvary, tungkol sa pagkabuhay na maguli. Hindi po yun ang ebanghelyo. Mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi. Siya po ay sinugo upang ipangaral ang ebanghelyo ng kariyan ng Diyos. Ang Panginoong Jesus po ay hindi po isang mayor, hindi po siya isang priest, hindi po siya isang papa. Ang Panginoong Jesus po ay king, ang Diyos po ay hari. Sabi po sa Ephesians 3:20-21, ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating iniingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin at sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahong magpakailanman siya nawa. Tayo po ay nilikha upang maghari
kasama ng ating Panginoong Hesus, ang kariyan ng sanlibutan ay magiging kariyan ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo. Ito po yung time ng tungkol sa kariyan ng Diyos. Ito po ang time ng gobyerno ng Panginoong Hesus. Ito po, hindi na po ito time ng religion. Hindi na po ito panahon ng denomination. Ito po ang panahon ng tungkol sa kariyan ng Diyos. Sapagkat ang kariyan ng Diyos ay papangaral sa lahat ng bansa at pagkatapos ay ang kanyang pagdating. Hallelujah. Sabi sa 2 Timothy 4:17-18, datapot ang Panginoon ay suma sa akin at ako'y pinalakas upang sumamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ang lahat ng mga hentil at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. You see? A heavenly kingdom. Hallelujah. Na sumakanya nawa ang kaluwalhatiang magpakailanman siya nawa. Ang kaharian po ng Diyos ay heavenly kingdom. Ito po ang dapat nating pinapangarap. Ito po ang dapat nating pinag-uusapan palagi. Ito po ang dapat na tinuturo sa church, sa schools, sa lahat po ng mga companies, sa lahat po ng lugar, dapat po itinuturo ay tungkol sa kariyan ng Diyos. Ang ating pong doctrine ay ang kailangan po ay tungkol sa kariyan ng Diyos. Sabi, kanyang iingatan ako sa kanyang kariyan sa langit. Ito po yung time na dapat ang pinapangaral natin ay tungkol sa kariyan ng Diyos. Sa Hebrews 11, lagi pong sinasabi, ito po yung faith chapter. At ang lahat ay nangungusap na ang Hebrews 11 ay faith chapter, pero may nakalimutan. Sabi dito ay, ito po ay, sa verse 1, ngayon ang pananampalataya siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pero may pinag-uusapan po dito na merong maato pong mga heroes of faith. Ang kanila pong hinihintay ay isang heavenly kingdom. Sabi po dito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtam ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinayag na sila'y pawang tagaibang bayan at mga glalakmang lalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupain kanilang sarili. The kingdom, the country, hallelujah. At katotohanan kung kanilang naalala yung lupain kanilang pinanggalingan, we came from heaven, we came from God, we came from the King. Ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, hallelujah, sa makatwid bagay ang langit. Ang langit po ay isang bansa, isa pong lupain, an invisible kingdom. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Nakalimutan po, meron pong 195 countries na minention po ng UN sa buong mundo. Pero may nakalimutan silang isang bansa na hindi nakikita, which is the Kingdom of Heaven. And kami, at ako po ay isa sa mga ambassador ng Kingdom of Heaven. Nakalimutan nila ang Heavenly Kingdom, which is Jerusalem, the Heavenly City. Hallelujah! Hallelujah! So God prepared a Heavenly City for them, which is a Heavenly Country, the New Jerusalem. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for the good news of the kingdom of God. Lord, just continually pray that thy Holy Spirit will move into the hearts of this viewer, Lord God. Dinadalangin po, Diyos, na ang iyong salita ay nahayag at pinahayag ng banal na Espiritu sa buhay ng taong ito na nakikinig. At kung ano man ang iyong sitwasyon, come into the kingdom. Receive the kingdom. Inherit the kingdom. Prepared for you since the foundation of the world.
Father, we pray for our nation, Philippines. That the nation of the Philippines will be a nation of kingdoms, of priests and kings. Father, change this nation. Baguhin mo ang bansang Pilipinas. Baguhin mo ang mga mamamayan ng Pilipinas. Baguhin mo ang mga Pilipino, O Lord God. Let them be converted. Oh, mighty Father, tulungan mo, Diyos, ang bansang Pilipinas na magsisi at muling bumalik sa tunay na Diyos. Mag-raise ka, Panginoon, ang mga kingdom citizens, kingdom sons and daughters, kingdom fathers in this nation. Let your righteousness be established in this nation. Lord, I declare that the Philippines, our God is thee, O Lord, who is the Lord, the King of Kings, the mighty God. I declare the God of the Philippines is the only true God and the living God. Your glory, Lord, be manifested in this nation. Lord, bless the Philippines. Bless the Filipinos. Bless all the nations of the world. We give you praise and glory for the kingdom message, for the kingdom preachings, O Lord God. Almighty Father, your name alone be glorified. Amen. Kung kayo po ay na-bless sa teachings na to, my email ad, lvpaolo27@gmail.com. Ang vision po ng Global Diplomat College Center, transforming students to leaders and leaders to agents of change. God bless you. God bless your family. God bless all the nations of the world. God bless the Philippine nation. God bless everyone. And become a citizen of the world, of the kingdom. Thank you, Father. Glory to God.